Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update ngayong May 1 to 15, 2023. This is a general reading. Just take what resonates. Panoorin nyo rin ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Okay. So let's see, Gemini. Ano yung parating sa inyo? Ano yung update sa inyo? May 1 to 15 for Gemini. May 1 to 14 for Gemini. Okay. You have the Queen of Wands and the Two of Wands. You are... Alam mo opportunities, Gemini. Ngayong May, you're going to be very busy moving, no? Ibig sabihin, pwedeng travel, ganyan, or may mga aasikasuhin ka. Yung iba sa inyo, you may be traveling abroad, tapos aasikasuhin mo yung papeles, ganyan. Ooh. Some of you are going to remove some people or sa buhay mo, mga tao na yung mga epal. Alam niyo yun, yung mga wala nang ibang ginawa kundi makaalam ng makaalam sa buhay ninyo. Oo, you're going to ayun o. Eight of Cups. You're going to leave that situation. Okay? Ito yung tipong pag meron kang mga plano sa buhay mo, laging nakikialam. Pinakikialaman nila yung mga gusto mo. Pwedeng sa family to, sa friends, kung sino man, no? Na nagko-cause na rin ng problema, no? Or miscommunication, misunderstanding. So, yung iba sa inyo, gusto nyo ng katahimikan ng isip. So, iiwas kayo sa mga ganitong klaseng tao, o diba? The Hanged Man, nag-iisip-isip ka ngayon. You are trying to quiet yourself. Silence yourself. Gusto mo na katahimikan ngayon. Gusto mo kasi makapag-isip ng mga susunod mong gagawin. O, speaking of susunod mong gagawin, some of you are lalayo, no? Pupunta kayo sa isang malayong lugar na kung saan malayan yung magagawa yung gusto ninyo, walang makikialam sa inyo. Because the more kasi na may nakikialam sa inyo, the more na nalilimitahan kayo sa mga pwede nyo pang magawa sa mundo or ma-accomplish. So ngayon, mas may tiwala ka na sa sarili mo ngayon na wala ka nang pake sa sasabihin ng iba. Basta, ito yung gusto kong gawin. I'm going to do this. Ayan. Oh, may the Emperor. Speaking of being in control of your life, that's the Emperor energy, Aries energy. Na ikaw ang magde-decide para sa sarili mo. Hindi mo nahahayaan na ma-impluensyahan ka ng ibang tao. Ang importante sa'yo na meron kang sarili mong isip, may sarili kang mga gustong i-pursu sa buhay. You want to focus on what will make you happy. Yeah. With the Nine of Cups and the Ace of Wands. So, gusto mo exciting na ganap sa buhay mo. Kasi pwedeng sa matagal na panahon, na-stuck ka lang, no? And ngayon, itong judgment card is you want to explore new things in life. Can be sa career, sa trabaho, sa relationship, whatever resonates. And I also see you na becoming more attractive, no? Maaring makakatanggap ka ng mga pwedeng indecent proposals or yung mga people that are trying to hit on you. O, diba? Mag-ingat daw. Caution. Take precautionary measures. Dahil hindi naman lahat ng mga nandyan, no? Ng mga nagpapapansin sa'yo is maganda yung intentions. No? It doesn't matter kung ano inyong gender, no? Kahit ano naman tayo dito, gender neutral. Kasi pwede namang babae yung nagpapakita ng intentions, pero yung pala, meron lang siyang gustong benefit na makuha from you. Okay? O, di ba? You really want peace of mind. Gusto mo na katahimikan, kaya gusto mo lumayo, magpakalayo-layo, at umiwas sa gulo ng mundo. You want to clean your surroundings.
you want to detoxify. Okay? And part of detoxification is pag-alis sa isang sitwasyon na napapaligiran ka ng toxic na tao. Mm-mm. Diba? Mm. Anger. Yung iba sa inyo, parang hindi nyo ma-express yung galit ninyo or yung nararamdaman nyo. Maari kasing iniisip nyo yung sasabihin ng ibang tao, paano sila magre-react, no? So, ngayon, I think you're going to manage your anger so well. Oo. So, maari ngayon, itong anger na ito nakikita ko rito is more on your anger of becoming free, no? Yung pagiging malaya. Na gusto mo, ikaw yung may hawak sa mga gagawin mo, ikaw yung may hawak sa goals mo. There is really someone here, Gemini. Pwede tong magpapapansin sa'yo. Someone is trying to flirt with you. Marami itong sasabihin mga mabubulaklak na salita para lang makuha yung iyong interes. Appreciation. And then, pag nakuha ka na niya, nakuha na yung interest mo, na-fall ka na sa kanya, dun na yung time na gagamitin niya yung kanyang power over you nang hindi mo namamalayan. So, be very careful. Okay? Baka kasi bigla kang pumasok sa isang commitment nang hindi mo pinag-iisipan. Pwede rin tong kontrata, okay? Agreement. Oo, yung iba sa inyo biglang na-excite, okay? Na-excite kayo sa relationship na to. Pwede rin sa isang offer, sa trabaho, na maaring maraming pera, ganyan. Tapos, parang nainganyo ka na na, wow, ganun. Marami akong kikitain. Sige, go, let's go. Take my money. Ganon. So, some of you are also going to focus on your fitness, no? Maaring gusto nyo na maging malakas yung inyong pangangatawan or maaring attractive kasi maganda yung hubog ng katawan nyo. Doesn't matter kung kayo ay babae o lalaki, ano man yung gender ninyo. But there is something in you that is very much attractive. That's why there are a lot of people na interesado sa'yo. Just be careful kasi meron dyan masyadong mag-overpromise. Tapos hindi naman pala totoo. Para lang makuha niya yung attention mo. Okay? Even sa trabaho to or sa career or sa business na deals, no? So, be careful sa mga overpromise. Ayan. Gamitin raw ang iyong discernment. Ayun. Para mapag-isipan mo, tama ba to? Alin ba yung mas makakabuti sa'yo? Especially sa trabaho, sa finances, no? Meron kang raw talent na kailangan mong ipakita sa mundo. Especially when it comes to communication or may creative arts ka na pwede mong pagkakitaan. Pwedeng online, pwedeng yung iba sa inyo, painter, or you're going to use your hands, no? Yung craftsmanship ninyo na pwede nyo talagang i-market pagkakitaan. Okay? Ayun na nga. Masyadong clingy itong person na connected sa inyo if you're connecting with someone. Codependency, meron tong tendency na maging toxic. Okay? So, be very careful. Parang sinasabi rito na kung hindi mo kaya magtiwala sa taong to or masyadong too good to be true yung sinasabi, yung pinapromise, be careful. Parang masyadong mainit, no? Very passionate yung connection nyo. Chill lang daw, no? Huwag masyadong madaliin. Let things unfold naturally.
Kasi pwedeng one-way street lang to. Isa lang yung mas nagmamahal kaysa sa minamahal. Okay, so be careful, Gemini, para sa mga connecting with someone na hindi niya pa masyadong kilala. Okay, isa lang. Stay connected. We are all born connected to spirit, often known as the divine. Ayan. So, kailangan lang daw na reconnect to the source. Keep on praying, meditating, kasi that's your way to connect to the source. Na huwag mo rin kalimutan yung iyong spirituality. Okay? Because that's your guidance. Kung saan mapapabuti, saan hindi. And always ask for signs. Okay? So that is your reading, Gemini. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Gemini. See you again.